Back guys to my YouTube channel, Jai Hoplo. So sa mga lahat ng bago sa aking channel, paki-subscribe and like. If you want, you can share this video na sa Facebook. Okay. So today, ngayon po sa ating video ngayon, ang episode natin is repair and test with this Sakura 502 UBT UBT Sakura amplifier. So this amplifier have a USB player. Okay. So problem po nito is may sira daw sa amplifier. So hindi daw tumutunog, sabi nung may-ari, may power pero walang audio. So check natin. So salamat sa panonood mga kaibigan. Tara, buksan natin ang amplifier na ito. Ito, open na siya. So ito po yung laman ng 502 UBT Sakura. So ito po siya. So may supply siya na ilan, 29 volts only, white, black white. Saka sa preamp is black 12 volts. So yung ginagamit niya is yung 5192 na transistor. Ah, iba pala. So gumagamit siya ng D718. So napakababa talaga ng power kasi gumagamit ng mababa na na transistor. So ito naman 7689, kita ba? Hindi makikita pero 7 yan, 788. Okay, so yan po. So ibig sabihin yung isang channel, yung PNP at saka dito sa kabila is NPN. So sa iba, sa kabilang channel naman NPN at saka PNP. So pares. So ngayon check natin kung ano yung problem niya. So i-try natin on. So may maririnig tayo na click o tunog ng relay. So ibig sabihin okay na okay yung amplifier niya, walang problema. So ngayon bakit kaya ayaw niyang tumunog? So test natin using lagyan natin ng audio. Sige. So na-check natin using multimeter. Meron siyang EC na galing sa transformer na 19. So mababa talaga. So i-sure ko ulit. So dito check natin yung EC. Sa EC may 31. So iba pala yung na-measure ko kanina. Wala pala ako na-measure na tama. Okay, so meron tayong 31 DC. So check natin naman dito sa filter kung tama ba yung filter. So merong 42. Meron ding 42. So okay yung supply natin. Tama yung supply natin.
So kanina nag-measure ako dito ko sa speaker, kumuha ng ground. So siguro ang may problema nito is itong speaker connection. Pupunog ba ito? Ito yung gamit ko na pang drive sa amplifier. Di ko na pala kailangan mga kaibigan kasi meron na pala itong USB. Namahala ko na naman. So meron pala siyang USB, gamitan na lang natin ng ano, asan na yung USB ko mag-test? Nako po, nawala. Hello guys. So natapos ko nang i-check yung amplifier. So na-check ko yung amplifier. Pagka-on ko humming lang siya. So check ko yung mga capacitor, okay naman. Okay naman gamit sa ESR, capacitance meter, mayroong 2000, mayroong 22, mayroon ding ano, naging 24. So sa ESR okay naman, so pasado lang sila lahat. So pagkabalik ko, nawala yung hum. Hindi ko alam kung saan ang galing yung hum, pero humming siya kanina pag test ko. Pero ngayon, okay na. Nawala yung ham, na tinest ko yung kapasitor. Ngayon, natesting na lang natin kung magkano talaga yung mama output nitong amplifier na ito. Ito yung Sakura AB520. Ito na guys, naset up na natin yung instrument natin. So meron na tayong 8 ohms load. So ang ite-test lang natin yung isang channel lang. Pareho lang naman sila ng watts per channel. So yung isang channel lang yung ite-test natin. Naka-set up na yung measuring equipment natin. So this is testing Sakura 502 UBT. So ito yung UBT, Bluetooth and USB amplifier. So ngayon, meron siyang 40 volts DC sa supply from 29 volts AC. So doon natin makikita yung maximum voltage niya, yung maximum current niya. Dito natin makikita sa kilometer na ito, makikita natin dyan yung nakaset tayo sa A, sa amperes at saka sa current. So doon natin makikita kung nag-peak na ba siya. Start tayo. Meron tayong 1 kHz from signal gen. So 1 kHz yung ipipeed natin sa amplifier na ito. So testing, open volume, wala set sa normal hat. Tara. Yan. So babaan natin kasi para nasa mataas tayo masyado. Okay. Uy. Parang may ano. Uy. Okay. Okay, may ano tayo. May noise tayo. So siguro yan na yung maximum niya kasi nagdi-distort na yung signal. Yan na. Wala na ilalakas pa. Check natin uli.
wala na. So pagka ganun, yun na po yung maximum. So ibig sabihin nagdi-distort na yung signal. So dyan tayo. So gawin nating 12 volts AC saka 1.5 ohms amps. So sa 40-040 niya na supply, ano lang, ano, maliit lang, 12 volts. So test natin uli. Wala na talaga, wala nang ilalakas. Distorted na talaga yung signal niya. Yan. Oh, meron siyang 15 at saka 1.8. 15 at saka 1.8. So yan po yung, yan po yung maximum niya na power. So sandali, post ko muna. So tinanay ko na lang ilipat sa kabilang channel kung same pa rin ba yung makukuha natin na reading. So ngayon nakakuha tayo ng 18 at saka 2. So tumaas siya. So nagkaroon tayo ng 18 at saka 2.1 amps. Balikan natin kung saan nag-distort yung yan. So dyan, so mayroon siyang 19 volts at 2.3. 19 volts at saka 2.3. 19 volts at saka 2.3. Nakuha natin kanina. So dinouble check ko lang yung measurement sa ano natin, sa oscilloscope. So naka same sila ng reading dito sa ating multimeter na clock. So nagmeasure siya ng 19 volts. And then sa ano, yung sa ammeter natin, 2 point something. So check natin para ma-sure uli. So 19.7 at saka 2.3. 19.6, nag-stable siya sa 6 at saka 2.3. 19.6 times 2.3. Ayo. Oops. So 45. Po mga guys, nakita po natin na ang totoong watts lang po nito na amplifier is 45 watts maximum draw RMS. So, wala siyang nakalagay na wattage sa likod, sa harap wala din. So throw our measurement, nalalaman po natin kung magkano talaga yung tunay niyang watts, yung power niya, yung maximum power niya. So hindi po natin basihan yung magkano pong nakalagay. So
may ano po, may measurement. Mini-measure yung power. So dito alam niyo na po kung ilang power niya. So dito natatapos yung video natin. So salamat sa mga nanonood hanggang sa ano oras na ito, sa minutong ito sa aking video. So sana po may natutunan kayo sa video na ito. Please like, subscribe and share na rin sa Facebook nyo. So kung may mga tanong kayo, just comment below or message me at my FB account Jai Hoklok. So antayin nyo yung mga susunod ko na mga videos sa mga review natin sa mga amplifier. So watch out kayo ulit. So just turn your notification bell on and magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po. So this is Jai Horipaha. Thank you. Bye-bye. Stay safe. Salamat.